Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. O Panginoon, Ikaw ay aking Diyos, aking ibubunyi ka, aking pupurihin ang iyong pangalan, sapagkat Ikaw ang gumawa ng kagilagilalas na mga bagay. Sa makatwid, bagay ang iyong binalak noong una, sa pagtatapat at katotohanan, sa Isaiah 25 verse 1. Isang masaya, maganda at mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ang araw na ito, kaibigan, ay napaka-espesyal sapagkat ito ay nagpapaalala na mayroon tayong Diyos na manlalalang at manunubos at siya'y karapat-dapat na tumanggap ng ating papuri at pagsamba. Ako ang iyong kaibigan, Jovelyn Jose, dito sa Tinig ng Pag-asa, at ang programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio. Samahan ulit kami, kaibigan, kasama ang iyong buong pamilya na laging sumubaybay sa ating programa. Mula sa alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, at sa iyong pakikinig, naniniwala ako, kaibigan, na ikaw ay pagpapalain at matututo sa karakter ng Diyos upang mas lalong mapatibay ang relasyon sa Kanya at ang layunin na masumpungan ang tunay na pag-asa na kay Kristo Jesus lamang. Tayo pa din, mga kaibigan, ay patuloy sa pamimigay ng mga libreng aklat na babasahin. Kung ikaw ay nagnanais na makatanggap o ikaw ay nagnanais ng mas malalim na pag-aaral ng Biblia at nais mo ng one-on-one Bible study o group Bible study, makipag-ugnayan lamang po sa amin. Ang ating contact sa Globe sa 0917-174-2777. 0917-174-2777. Sa ating smart numbers is 968-853-6607. Sa ating landline numbers is 8777-8916. Maaari ka din mag-email sa connect@adventist.ph. Bisitahin din ang ating Facebook account and YouTube channel account, Adventist World Radio Manila. Nais mo ng online Bible studies o mag-download ng mga printed copies, bisitahin lang ang ating website. I-type ang bibleschools.com/centralluzon. Mag-sign up lamang at madami kang pagpipilian na iba't ibang series, kaibigan. Kung ikaw ay may kahilingan o prayer requests or praise reports o may mga katanungan o may mga refleksyon, maaari kang magpadala ng iyong mensahe sa amin o mag-comment lamang sa ating chat box. Ngayong umaga ay ating matutuklasan ang isa na namang praktikal na aral upang mas mapalakas ang ating loob, mas maging masaya, mapayapa, matagumpay ang ating pamilya. Ating ibigay ang panahon kay Ma'am Ai at ating pakinggan ang Buhay Pamilya segment at ating pag-aaralan ang bago nating topic ngayon na God's Gift of Productive Life. Ating malalaman ang resulta ng productive life. Happy morning po sa inyong lahat, mga kaibigan. Thank you very much for your introduction. At ngayon po, gusto ko kayong tanungin, mga kaibigan, how do you see yourself 5 years from now? Or how do you see yourself 2 years from now? Mahalagang katanungan po yan, sapagkat ang pag-aaralan po natin ngayong linggong ito ay may pamagat na God's Gift of a Productive Life. Marami ka po kasing tao ang nagsasabi na, oh, hindi naman ako productive ngayon. Magiging productive lang ako after 5 years or after 2 years. Pero alam niyo po ba, mga kaibigan, you can be productive now. Ano po, hindi mo na kailangang hintayin pa ang mahabang panahon para ikaw ay maging mabunga o kaya ay maging productive ka. Ngayon po pag-aaralan natin. Ano ibig sabihin ng productive? Ano po? So, tumutok po kayo sa atin pang pag-aaral. Uulitin ko po ang atin pang subject, God's Gift of a Productive Life. Ako pa rin po ang inyong kaibigan, Irelyn Gabi, nakasama po ninyo sa atin pong segment na ito ng Buhay Pamilya. Welcome po sa ating lahat. Ngayon, gusto ko pong
simulan sa isang Bible text na nasa Psalm 37 verse 4. Marahil alam niyo na po ang text nito, pero gusto nating bigyan ito ng mahalagang pagdidiin. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ano po ba yung mga gusto nyo sa buhay nyo? Ano ba yung mga gusto nyong marating? Anong gusto nyong maabot? Ano yung gusto nyong maranasan? Ano po? Marami mga tao sinasabi nila, hindi pa ako productive kasi hindi pa ako nakarating sa US. Ganun. Hindi pa ako yung business ko, hindi pa ako nakarating sa ganitong lugar, ano? So, meron tayong iba't ibang definition of productivity natin, ano, mga kaibigan. But, as I've told you, pwede tayong maging productive every day of our lives. Okay. Now, I'm going to establish the foundation of our subject, ano po, sa pagbibigay po sa inyo ng 7 steps of living a productive life. Okay? 7 steps of living a productive life. Number 1 po, recognize that God created you to be productive. Yung pala ang maganda. Isipin po natin, ang Panginoon, nilalang tayo na maging productive. Para tayo maging productive, para po tayo maging mabunga, para tayo maging matagumpay, para tayo maging masaya, para tayo ay maging lumago sa atin pong mga pamumuhay. Yan po. So, ang sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you," ang sabi ng Panginoon, "plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Yan po ang gusto ng ating Panginoon. In other words, ang Panginoon po ay talagang ipinakita po sa atin ang kanyang pagmamahal. And let us recognize that's the first for us to be productive, for us to live a productive life. Let us recognize that we are created by God to be productive. Positive yun. Ano po? Walang isinilang sa mundong ito na ang nais ng Panginoon, hindi siya lumago sa kanyang pamumuhay. No. Ang gusto ng Panginoon, siya ay lumago sa kanyang pamumuhay in his or her total well-being. Number 2, 7 steps po ito. Number 2, let us commit our plans to the Lord. Let us commit our plans to the Lord. Ngayon, marami tayong mga panukala, kaya hindi po nagiging masaya tayo, hindi nagiging mabunga, hindi nagiging productive, kaya hindi lumalago ang ating negosyo marahil, o hindi tayo nagiging maayos o matagumpay ang ating pamumuhay o relasyon natin sa ibang tao because we do not commit anything to the Lord. Ang sabi po sa Proverbs 16 verse 3, "Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed." Anong gusto nyong gawin? Anong gusto mong, yung mga kabataan, anong gusto nyong marating pa, ano yung mga plano nyo sa buhay? Kahit po tayo ng mga magulang, meron tayong mga plano sa buhay, di ba? Meron tayong project, meron tayong house project, housing project. Meron gusto nyo siguro, marahil bumili ng sasakyan, gusto nyo bumili ng mga material things. Lahat ng yan, idulog po natin sa Panginoon. The Lord will guide us kasi. No? The Lord will guide us. So, that is number 2, commit our plans to the Lord. Number 3, sa atin pong steps for having a productive life, let us organize and prioritize our activities. Let us organize, meron tayong panukala, but saan tayo magsisimula? Let us organize, prioritize, alin yung most urgent and most important, alin yung important but not urgent, mga ganyan, marami tayong pwedeng, tatalakayin ko po yun sa mga susunod kasi ito yung mga introduction lang po ng ating, ng ating pong pag-aaral, okay? So, how to organize and prioritize our activities? 1 Corinthians 14 verse 40. "Let all things be done decently and in order." Alam niyo po ba nasa banal na kasulatan yan? Sinasabi sa atin na lahat ng mga bagay gawin natin ng may kaayusan. Whatever your hands find to do, do it with all your might. Gawin natin yung ibigay natin yung pinaka natin sa lahat ng bagay. The Lord, kasi pag ikinomit natin ang ating mga panukala sa Panginoon, alam niyo po ba, ibibigay ng Panginoon, tutulungan niya tayo na gawin yung best natin. Ano po, gawin po yung best natin. Gusto ko lang po magbigay ng experience, Nung bata pa lang ako, pagka ako'y, naalala ko po ako yung naglalaba na ako, no? Maliit pa lang ako, I think grade 2, nagsimula talaga akong maglaba. Alam niyo po,
naririnig ko na yun sa nanay ko na pag naglaba ka anak, gawin mo na yung pinakamabuti mong paggawa. I mean, pag naglalaba ka, ay hindi naman marami pinapalaba sa akin. Yung maliit na bata gusto maglaba, mga shorts lang, panyo, mga ganon. Tapos sasabihin ng nanay ko sa akin, pag naglalaba ka anak, huwag mong tingnan yung mga naglalaro. Kasi pag tiningnan mo yung mga naglalaro, maabala ka sa paglalaba mo. Diyan ka talaga nakafocus sa paglalaba mo. Tapos pagkatapos, pwede ka nang maglaro. Diba? Simple as that, na mga instruction ng magulang. Ganon din yung sinasabi sa atin, let us organize and prioritize our activities. Lahat ng mga gagawin natin, minsan kasi ginagawa natin yung mga minor na hindi naman talaga yun yung pinakamahalaga. Ano po? So tatalakayin ko po yan tungkol sa pag-organize at pag-prioritize sa susunod na araw. Okay, number four. Ang sabi po sa atin, to live a productive life, let us focus on what you plan to accomplish. Yun sinabi ko kanina, no? Focus on what you plan to accomplish. Ang sabi ng nanay ko, naglalaba ka, nakatingin ka lang, nakafocus ka dyan sa nilalabhan mo para makita mo kung alin dyan yung mga madumi, alin dyan yung parte na kailangan lagyan mo ng ano, ng yung alin yung may mancha, ano? Kasi pag ikaw ay naglalaba, tapos nakatingin ka sa mga naglalaro, hindi mo na malayan, hindi ka na naglalaba, di ba nakatingin ka na doon. Okay, so tatamarin ka na yung mga ganun na bagay. Kapag hindi po tayo nakafocus, ano, mga kaibigan, naranasan naman natin yan, parang tinatamad tayo sa ibang mga bagay, ano? Like, recently, I was writing an article, ano po, kasi may nag-request sa akin na gumawa ng isang article para sa kanilang newsletter, o sa kanilang publication. Eh, ginagawa ko na po talaga yun, nakafocus na talaga ako doon. Pero, maya-maya may tumawag sa cellphone ko, tapos bumaba ako, kailangan ko daw siyang i-meet doon sa baba. And then, maya-maya, nung nandun na naman ako, hindi talaga ako maka-move on, ano po, kasi hindi ako maka-concentrate. Maya-maya may tumawag na naman, may pumasok sa office, may mga kailangan, ano po. Siyempre, itong mga pumupunta sa opisina, talagang kailangan to na bigyan ng pansin. So, nawala yung focus ko sa aking pagsusulat. Ano po? That's why it's very important, lalo na sa pagsusulat, na talagang, kaya sabi ko, ay, hindi ko ito matatapos dito sa opisina. Better na ito ay doon ko tapusin sa bahay para, halimbawa, madaling araw, yan po talaga yung aking, ano, para sa akin, prime time ko yan. Yun talaga yung aking gustong, yung madaling araw na very fresh ang isip ko. Yun nga po, natapos ko po at nagawa ko po yung article. So, let us focus on what you plan to accomplish. Nakafocus ka doon para maggawa mo yon. May mga taong puro simula lang, magaling sa simula. Ay, nang sisigla sa simula. Pero sa kalaghatian, kapag na-distract na po sila, no? Na-discourage na po sila, ayaw na nilang ituloy. Marami pong ganyan, ano? Na hindi na itutuloy yung kanilang gustong gawin sa buhay. Ang sabi po sa Philippians 3, 13 and 14, one thing I do, ang sabi ni Apostle Paul, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Tayo po'y nakafocus lang, ano, sa ating gagawin. Huwag muna tayong, minsan nadidistract tayo, meron tayong gustong gawin. Ay, naisip natin, baka hindi na naman ito magustuhan. Parang nakafocus ka dun sa mga negative comments ng iba, o kaya yung mga nakaraan na pangyayari, hindi ka makamove on, ano, dahil meron kang fear, meron kang worry, na parang iniisip mo, meron kang fear of rejection. Oh, baka hindi naman tutanggapin, mga ganun, no? Pagka tayo ay nakatingin sa likuran natin, sa past natin, ay mahirap po, no? Pwedeng makadistract sa atin. Pero, kung tayo ay nakatingin doon sa goal natin at nakafocus tayo sa ginagawa natin, magiging maayos po at magiging productive po tayo. Number five step, ano po? Make the best in all things you do. Wow! Make the best in all things you do. Gawin mo ang pinakamaganda sa lahat ng ginagawa. Yun pong sinabi ko, whatever your hands find to do, do it with all your might. Yan po ang nasa Ecclesiastes 9 verse 10. Make the best in all things you do. Hindi yung parang, ay, sige na lang. Okay na yan. Mga ganun. May mga naririnig tayong, okay na yan. Basta makaraos, okay na. Parang ganun, no? Hindi tayo magiging productive. Pwede nga tayo makaraos. Pwede nga nating magawa yon. Kaya lang, kung gigradean, ang grade ay siguro C, hindi A. Diba? So, kung kaya nating, ano,
magawa talaga ng pinakamabuti, gawin po natin ang pinakamabuti. At magagawa po natin ito kung i-a-apply natin yung una kong mga sinabi kanina. Ano? Ino-organize mo kasi gusto mong maging maayos yung bahay mo, maging maganda. Pero hindi mo naman inaayos kung ano ng mga ginagawa mo hanggang sa namalayan mo na ang kalat-kalat na ang dami-dami ng tambak sa bahay, no? So let us organize and prioritize all the things that we know we do. So ano po ang number 5 step? Make the best in all things that you do, second to the last. Ano po? Of course, napakahalaga po nito. Finish what you have started. Ayan. Alam niyo po ba ang sabi sa 2 Corinthians 8:11? Lahat ng ito may nagsusuport ng mga Bible verses. 2 Corinthians 8:11, "Now finish the work so that your eager willingness to do it may be matched by your completion of it according to your means." Ang sinasabi lang po dito ni Apostle Pablo, kung ano yung sinimulan mo na talagang pinanukala mo yan, dinulog mo sa Panginoon, ay tapusin mo to. Sabing gano'n, no? Finish the work para yung iyong eagerness nung nagsimula ka, masustain hanggang sa katapusan. Minsan may mga pagkakataon na tayo masigla sa umpisa. Oh, very excited tayo. Pero pag ginagawa na natin yon, kasi syempre, pag nandun na tayo sa ginagawa na natin yon, doon na tayo makakaranas ng pain, doon na tayo makakaranas ng difficulty, maaaring criticism, doon na mismo sa habang tayo gumagawa noon. Pero kapag tayo nakafocus doon sa mga criticism, sa mga pagpuna sa atin, talagang hindi po natin magagawa ang bagay. At sa halip, may tendency po kasi na ma-discourage tayo. So ang sabi ay, we need to sustain that eagerness, yung kasiglahan natin, ang simula natin. Dapat hanggang ano, masigla tayo. Parang kumbaga sa isang worker, bago ka matanggap sa trabaho, talagang very excited ka, ang sipag-sipag mo. Pero pag naka 5 years, 10 years na sa kampanya, hindi na masigla, late na pumasok. Paano magiging productive, di po ba? Talagang ito pong lesson natin, ito ay applicable sa lahat. So, mga kaibigan, maging masigla po tayo hanggang sa retirement po natin. Yung bang panghihinayangan ka ng kumpanya na sasabihin, oh, sana hindi ka muna mag-retire kasi talagang nandun pa rin yung iyong enthusiasm. Ano? Yung level ng iyong kasiglahan sa gawain ay talagang nagiging inspiration ka ng mga young workers. Okay, so yan po ay sa akin ay challenge din yan at saka inspiration sa akin. And of course, number 7 step to live a productive life is to showcase your success. Matthew 25:24, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master." In other words, yung kung ano yung ginagawa ko o ginagawa mo, kaibigan, maging blessing tayo sa iba. Ito ang ibig sabihin ng showcase your success. Hindi lang basta i-display mo yung success, but you become a blessing to others. At marami pa po tayong pag-uusapan ngayong linggong ito sa atin pong temang God's gift of ano po? A productive life. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa amin ngayon pong umagang ito. At bukas, i-review ko lang na mabilis itong 7 steps. Magpapatuloy po tayo sa atin pong pag-aaral. Thank you very much po. Have a beautiful morning. Thank you so much, Ma'am Ai, sa inyong ibinahagi sa amin. At nalaman namin ang mga steps. Paano mamuhay ng productive life? Una ay recognize that God created you to be productive. Pangalawa, let us commit our plans to the Lord. Pangatlo, let us recognize and prioritize activities. And number four, let us focus what you plan to accomplish. 5, make the best in all things you do. 6, finish what you started. And 7, to showcase your success. Kaibigan, alam ko na si Jesus ang source ng lahat kung paano tayo magkakaroon ng productive life. Nais mo ba, kaibigan, na laging mag-abide sa Panginoon upang ikaw ay magkaroon ng productive na pamumuhay? Kung ikaw, kaibigan, ay nakarelate o may refleksyon o may mga tanungan, maaari kang magpadala ng iyong mensahe sa amin o di kaya ay mag-comment lamang sa ating chat box. Tayo patuloy pa din, mga kaibigan, sa libreng pamimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia. Kung ikaw ay nagnanais makatanggap o ikaw ay nagnanais ng mas malalim na pag-aral ng Biblia,
at nais mo ng one-on-one Bible study o group Bible study, makipag-ugnayan lamang po sa amin. Ang ating contact sa Globe sa 0917-174-2777. 0917-174-2777. Sa ating smart number, 0968-853-6607. 0968-853-6607. Sa ating landline number, 8777-8916. Maaari ka din mag-email sa connect@adventist.ph. Bisitahin din ang ating Facebook account and YouTube channel account, Adventist World Radio Manila. Kayo ay mag-follow at mag-subscribe lamang dito. Nais mo ng online Bible studies o mag-download ng printed copies, bisitahin lang ang ating website. I-type ang bibleschools.com/centralluzon. Mag-sign up lamang at madami kang pagpipilian na iba't ibang series. Kung ikaw ay may kahilingan o prayer requests or praise reports o may mga katanungan, maaari mong ipadala ang iyong mensahe sa amin o mag-comment lamang sa ating chat box. Sa bahagi pong ito, ating pakinggan ang isa na namang makalangit na mensahe ng awit. Why have you chosen?
Maraming salamat kaibigan sa napakagandang awitin at napakasarap pakinggan ang mga awitin na nakaka-inspire, nakaka-comfort at nakakapagpalapit sa ating Panginoon. Tayo ay magpapatuloy sa ating serye at ating patuloy na pag-aralan ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Araw-araw kaibigan, alam ko na ikaw ay may matututunan at huwag kang magsasawang makinig sa ating programa. Ating ihandang ating mga sarili upang matanggap natin ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Pastor Romy at ating pag-aralan ang Cleaned Up for Heaven. Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa aklat ng 1 Korinto. Ito yung unang sulat ni Apostol Pablo sa Korinto. At ito ay may kinalaman sa mga taong lininis ng ating Diyos para sila'y karapat-dapat sa langit na bayan. Ang Ebanghelyo ay para sa mga taong nagkasala, sa mga taong makasalanan. Ano pat ang Korinto ay isang lugar na kung saan maabot ang mga taong makasalanan sa harap ng ating Panginoon. Nanupat ang kasalanan sa siyudad na ito ay may kinalaman sa imoralidad at gayon din ng iba pang mga makalaman na kasalanan. Subalit ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ay binabago ang tao upang maging karapat-dapat sa ating Panginoon. Ang sabi nga ng ating banal na kasulatan, sa 1 Korinto 15, 3 at 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Kaya kapag ka pinag-uusapan yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at gayon din ang kanyang pagkabuhay na muli, ito yung sinasabing bahagi ng Ebanghelyo. Kapag ka ating pinag-uusapan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, ito ay may kinalaman sa ministry sa lupang ito ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang pagkapako sa krus at pagkamatay at sa kanyang ngayong muling pagkabuhay at ang kanyang ginagawang ministeryo sa langit alang-alang sa atin na kapag tayo ay nagkasala, tayo ay inilalapit sa Ama upang tayo patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. At siya ay babalik na muli para sa mga taong tumanggap sa Ebanghelyo. Kaya nga, ang Ebanghelyo ay binabago ang isang tao upang maging karapat-dapat sa ating Panginoon. Narito ang sinasabi ng ating Biblia sa aklat ng 2 Korinto 5:17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Kaya kapag ka ang isang tao, siya ay kay Kristo, siyang wika ay isang bagong nilalang. Subalit sa presentation ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Korinto, ganito ang kalagayan ng mga tao doon. Ang wika sa 1 Korinto 6:9-11. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakyapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya, mga binabae, mga nakikiyapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing,
mga mapagmura o mga mapanggantso ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Binaybay ni Apostol Pablo yung mga taong noon ay ganito ang kanilang kalagayan. Sila'y mga unrighteous o hindi matuwid sa harapan ng ating Panginoon. At pagkatapos binanggit itong kalagayan noong una, pero ang sabi sa versikulo 11, at ganyan ang mga ilan sa inyo noon. Subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Kaya sabi, noon ganito kayo. Hindi kayo karapat-dapat na maligtas. Subalit noong tinanggap nyo si Kristo ang wika, kayo ngayon ay nahugasan na, ginawa na kayong banal at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Sapagkat ang sabi niya sa kanyang pagsulat ay hindi kay karapat-dapat noon. Subalit ngayon kayo ay tumanggap sa ating Panginoon. Kayo noon ay makasalanan. At ang wika pa nga ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, Kapitulo 3, versikulo 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang taong nagkasala ay hindi nakaabot sa pamantayan ng ating Diyos. Subalit noong tinanggap si Kristo na tagapagligtas ng isang tao, siya ngayon ay karapat-dapat na sa Diyos. Bakit? Ang sabi sa aklat ng Apokalipsis 1:5, at mula kay Hesukristo na isang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay at ang pinuno ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon, tayo ay kanyang binihisan ng damit na katuwiran niya. Yung ating kalagayan na hindi karapat-dapat, ang wika, kayo ay nahugasan na sa dugo ni Kristo. Sapagkat ang dugo ni Kristo ang siyang naglinis sa atin sa ating mga kasalanan upang kapag ka nakita tayo ng Ama ay hindi makikita ang ating ngayong makasalanang buhay, kundi ang buhay na binago ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng ating Biblia, inaring ganap kayo. Kayo ay pinawalang sala na, hinugasan sa dugo ni Kristo upang ang ating mga kasalanan ay maalis sa ating pamumuhay. At ngayon, sapagkat tayo ay inaring ganap ng ating Panginoon, ang wika, tayo ay karapat-dapat na sa harapan ng ating Panginoon. At ang sabi pa sa aklat ng Epeso 5:26, upang kanyang pakabanalin siya na lininis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Yung salita ng ating Panginoon, ang wika, ay sinasabing pakabanalin mo siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Ang wika ng ibang bahagi ng Biblia, sanctify them with thy word, thy word is truth. Nanupat ang salita ng Diyos na kapagkat tinanggap si Kristo na ating tagapagligtas, siya ngayon ang ginagawang banal tayo sapagkat ang salita ng Diyos, ang wika nga, matalas o yung isang sword na dalawa ang kanyang talim. Sapagkat anuman ang ating dating kalagayan, ang ating makasalanang buhay, kapagkat tinanggap si Kristo, yung kanyang salita ngayon, binabago tayo, tinatapyas yung ating buhay na hindi karapat-dapat sa ating Panginoon. At ang sabi pa ng ating banal na kasulatan,
Ayon kay Apostol Pablo sa kanyang pagsulat, tayo ay ibinukod, set apart ng ating Diyos sa isang banal na paglilingkod. Ito yung sabi sa Roma 5:1-8. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Pansinin yung sinasabi ni Apostol Pablo, inaring ganap. Sa ating pag-aaral sa nakalipas ay ating pinagkaloob ang ibig sabihin ng pag-aaring ganap. Ito ay yung pagpapawalang sala sa ibang salita. Justified, inaring ganap. Yung taong makasalanan, yung taong hindi karapat-dapat sa Diyos. Kapag kayong banal na espiritu ay gumagawa sa kanya at ang taong ito nagkaroon ng conviction sa magitan ng banal na espiritu at tinanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, anuman ang kanyang buhay na nakalipas, siya'y pinapatawad ng Diyos sa magitan ng ating Panginoong Jesus. Kaibigan, kung ating titingnan ngayon ang buhay ng isang tao, imposible ba ang hindi maligtas? Posible ang maligtas, kaibigan. Sapagkat ginawa na ng ating Panginoon ang ating ngayong kaligtasan, ang kailangan ngayon tanggapin mo si Kristo na iyong tagapagligtas. At kapag ka tinanggap mo siya ngayon, kapag ka ikay tiningnan ng ating Panginoon, ang Diyos, Ama, kaibigan, ang makikita yung katuwiran ni Kristo na kanyang kinabuhay sa lupang ito at siya ay namatay sa katuwiran. Namatay siya para tayo tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya ang sabi sa atin, kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Na kapag ka ikaw ngayon ay inaring ganap, meron kang ngayong kapayapaan sa Diyos. You have peace with God. Bakit? Sapagkat noong ang tao ay sumuway sa salita ng Diyos, kanyang sinunod ang salita ng kaaway, tayo ngayon ay nakipag-away sa Diyos at tayo ay sumama sa panig ng kaaway. Subalit mahal tayo ng Diyos. At ang Diyos ay kanyang ginawa yung ating kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus. Siya ang humanap sa atin. Noong ang ating Panginoong Diyos ay pumunta sa lupang ito, nagkatawan tao, namatay sa krus, kaibigan, ginawang posible ang ating kaligtasan. At kapag ka tayo ay merong alinglangan, meron tayong doubt sa pag-ibig ng ating Diyos, kaibigan, tingnan natin ang krus ng Kalbaryo. Nagpapatunay dahilan sa pag-ibig ng ating Panginoon. Ang sabi nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever, ang sino mang sumampalataya, hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang sabi pa sa versikulo 2, sa pamamagitan niya'y nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinanindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang wika, inilalapit tayo sa biyayang ito. Ano ba yung biyaya? Gift of God. Walang iba kundi si Kristo. Siyang kaloob ng Diyos. Hindi nating kayang bayaran yung ating pagkamakasalanan sa krus ng Kalbaryo. Subalit ang biyaya ng Diyos, ang kanyang ipinagkaloob, at tayo ay inilalapit ang wika at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At sapagkat kahit tayo ay inilapit sa biyaya, tayo ngayon ay merong kagalakan sapagkat tayo ay may pag-asa. At hindi lamang gayon kundi nagagalak din tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis.
Pinaparana sa atin ng ating Diyos yung kahirapan, yung sinasabing kapighatian upang tayo ay lalong magtumibay sa pananampalataya. Ang sabi ng mga nag-aaral sa mga punong kahoy sa bundok, kung bakit matitibay ang mga punong kahoy sa bundok kapag ka nakakaranas ng hangin na malakas at gayon din bagyo, yung kanyang puno ay pinapatibay. Kaya kapag ka tayo ay nakakaranas ngayon ng pagsubok sa ating mga buhay at kapag ka ating hinawakang matibay ang pananampalataya, nalampasan natin yung pagsubok na yon, kaibigan. Tayo ngayon ay lalong tumitibay sa pananampalataya. Kaya panghawakan natin yung pananampalatayang yon. Ang wika pa sa 4 at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagkapatibay ng pag-asa at hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa atin mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sapagkat noong tayo ay mahina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama. Kaya si Kristo namatay para sa atin sapagkat nang wika nang mahina pa, si Kristo ay namatay para sa masama. Sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao'y mamatay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mangangahas mamatay. Subalit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Kaya nga, yung pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay isang katunayan ng pag-ibig ng Diyos sa mga taong nagkasala. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Ang sabi pa nga sa Roma 8:28-29, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sapagkat ang mga nakikilala niya ng una pa ay itinalagan naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak upang siya ang magiging panganay sa maraming magkakapatid. Halimbawa, bago ang Diyos ay Kanyang pinagpala ng ganap si Abraham, maraming mga pagsubok ang pinagkaloob ng ating Panginoon. Mula noong siya ay umalis sa lugar ng kanyang ama, at pagkatapos ngayon siya ay pumunta sa lugar na sinabi ng Diyos, siya ay tumalima. Pinangakuan siya ng Diyos ng anak. Subalit nung tamang panahon ay ipinagkaloob ng Diyos si Isaac. At nung si Isaac ngayon ay ganap na ang kanyang gulang, sinabi ng Diyos sa kanya, ihandog mo ang iyong anak. Bagamat mahal niya ang kanyang anak, subalit sa kanyang pag-ibig sa Diyos, naging higit ang kanyang relasyon sa Diyos, kaya siya'y tumalima sa sinasabi ng ating Diyos. At sapagkat siya ngayon ay nagtagumpay sa malaking pagsubok sa kanyang buhay, ipinangako ng ating Diyos sa kanya ang maraming pagpapala, lalo siyang pinagpala at ang pangako pa ng ating Panginoon sa kanyang lahi manggagaling ang Mesiyas sa kanyang pagkakatawan tao. Sa mga lalaki at mga babaeng tinawag ng ating Panginoon, sila ay naging lalong naging matibay nung sila'y nasubok at sila ngayon ay humawak ng matibay sa pananampalataya. Merong pa ring nasubok ayon sa Biblia si Job. Lahat ng kanyang mga ari-arian at maging mga anak niya ay nawala sa kanya. At dumating pa ang panahon ang kanyang asawa sa halip na magbigay ng encouragement para baga ang kanyang asawa ang naging kalaban pa. Subalit humawak sa pananampalataya ng gayon na lamang at siya ay nagtiwala sa Diyos, kaibigan. Dahilan sa pagtitiwala sa Diyos at siya ngayon ay nagtagumpay sa pagsubok,
lalo siyang pinagpala ng ating Panginoon. At ang sabi pa sa aklat ng Roma 3:25 na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtiis ay kanyang pinalampas ang mga kasamaang nagawa sa nakaraan. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak at sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, tayo naman ay nagkaroon ng kaligtasan. Kaya nga, yung bagay na parang imposible, naging posible nung si Kristo ay namatay sa bundok ng Kalbaryo. At dahilan sa pagkamatay ni Kristo ngayon, na kapag ka ating tinanggap siya na ating tagapagligtas, ang sabi pa nga sa Roma 3:26, upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at tagaparing ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. Karapat dapat siya ngayong haring ganap ang mga taong lumalapit sa kanya, ang mga taong umihingi ng tawad upang siya'y magpatawad sa kanila, sapagkat ginawa ng ating Panginoon ang ating kaligtasan doon sa bundok ng Kalbaryo. Kaya sabi pa sa Roma 3:28, sapagkat pinanindigan natin na ang tao ay ituturing na ganap sa pananampalataya hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Kasi ang iba, sinasabi nila, hindi ka maliligtas sa pagsunod. Totoo, hindi tayo naliligtas sa pagsunod sa ating pananampalataya. Pero kung ako'y lalabag, ako ba'y maliligtas? Kaibigan, ito yung sinasabing katwiran. Kaya nga, kumbaga sa paggawa ng bahay, hindi tayo ngayon nagsasabi na yung andamyo ay bahagi ng bahay. Pero kapag ka walang andamyo, hindi nagagawa ang bahay. Kaya nga, sa ating ngayong pagtanggap sa ating Panginoong Jesus, tayo ngayon ay naaring ganap, inuugasan sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon, at ang sabi pa ng ating Biblia, tayo ay maging katulad ni Kristo, sapagkat yung kanyang kasakdalan ngayon ay ginagawa tayong matuwid like Jesus. Ito yung ating ngayong pinakalayunin sa ating buhay. At kapag ka ngayon tayo ay inaring ganap ng ating Panginoon, mabubuhay tayo ngayon sa pananampalataya. At kapag ka tayo nabubuhay sa pananampalataya, anong sabi sa atin sa aklat ng Galacia Kapitulo 5, versikulo 22 hanggang 23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Kaibigan, we will be like Jesus kapag tayo inaring ganap at tayo nabubuhay ngayon sa kabanalan, sapagkat tinanggap natin ang kabanalan ng ating Panginoon. At tayo ngayong kaibigan, nabubuhay tayo sa ating Panginoon. Nananampalataya tayo na tayo ngayon ay magiging karapat-dapat sa kanyang banal na harapan. Tayo ay karapat-dapat hindi sapagkat tayo ay merong ginawa na tayo karapat-dapat, kaibigan. Subalit karapat-dapat tayo dahilan ang Panginoon ang nasa atin. Inaring ganap tayo, kaibigan, hindi sa ating sarili, kundi sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Napakabuti ng ating Panginoon. Ang imposible ay ginawang posible ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Bago tayo magtatapos, nais kong basahin ang sinasabi ng banal na kasulatan dito sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6 at 7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay,
kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, handa ka bang tanggapin si Kristo na iyong tagapagligtas? Handa ka bang sumunod sa Kanyang kalooban? Handa ka bang ipahayag sa Kanya na ikaw ay nagmamahal sa Kanya? Kaibigan, meron ka bang mga suliranin? Ilapit natin sa Kanya sapagkat Siya ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo'y manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa amin na kami ay hindi karapat-dapat maligtas. Subalit sa aming pagtanggap sa aming Panginoon na Siyang Ebanghelyo, gagawin kaming karapat-dapat sa harapan ng Ama. Dakilang Diyos, pagpalain ng aking kaibigan. Pagpalain po ang kanyang sambahayan. Pagpalain po ang kanyang hanap buhay. Maraming salamat, O Diyos, na inyo pong tinanggap ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Kanyang pinagkakalob sa atin ang kaligtasan na walang bayad. Kung atin tanggapin Siya, kaibigan, ika ngayon ay kandidato sa langit na bayan, pagpalaing kanawa ng ating Diyos. Thank you, Pastor Romy, sa napakagandang paalala niyo sa amin. Alam mo, mga kaibigan, itong ebanghelyo ay hindi ko alam noon, noong ako'y bata pa. At ang ebanghelyo na ito ay si Kristo pala. At noon, hindi ko alam kung paano namatay si Kristo para sa akin. Kasi iniisip ko na, paano namatay si Kristo sa akin? E bata pa ako, hindi pa ako naipapanganak nung dumating si Kristo dito. Paano siya namatay sa akin? At alam mo ba, kaibigan, nung naranasan ko ng magkasala at nakita kong epekto ng kasalanan at doon ko na tanggap, doon ko na realize na hindi pa pala ako naipapanganak, si Kristo na ay namatay sa akin at binayaran na niya ang aking kasalanan. Doon ako mas lalong napamahal kay Kristo, kaibigan. At dahil doon, kaibigan, ako ay masayang masaya at ako na ay patuloy na sumusunod sa Kanya sa Kanyang biyaya. Nais mo ba, kaibigan, na tanggapin din ang Panginoon bilang iyong personal na tagapagligtas? Kung ikaw, kaibigan, ay nakarelate o may refleksyon o may mga katanungan, maaari mong ipadala ang iyong mensahe sa amin o mag-comment lamang sa ating chat box. Tayo pa din, mga kaibigan, ay patuloy sa pamimigay ng libreng aklat at aralin sa Biblia kung ikaw ay nagnanais makatanggap o ikaw ay nagnanais ng mas malalim na pag-aaral ng Biblia o nais mo ng one-on-one Bible study o group Bible study, makipag-ugnayan lamang po sa amin. Ang ating contact sa Globe sa 0917-174-2777. 0917-174-2777. Sa ating smart number sa 0968-853-6607. 0968-853-6607. Sa ating landline number, 8777-8916. Maaari ka din mag-email sa connect@adventist.ph. Bisitahin din ang ating Facebook account and YouTube channel account, Adventist World Radio Manila. Nais mo ng online Bible studies o mag-download ng mga printed copies, bisitahin lang ang ating website. I-type ang bibleschools.com/centralluzon. Mag-sign up lamang at madami kang pagpipilian na iba't ibang series, kaibigan. Kung ikaw ay may kahilingan o prayer requests or praise reports o may mga katanungan, maaari mong ipadala ang iyong mensahe sa amin o mag-comment lamang sa ating chat box. Bago tayo maghiwa-hiwalay, mga kaibigan, ngayong araw na ito, ay nais kong panghawakan natin ang pangako ng Panginoon sa Hebreo 10:23. Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Maraming salamat, kaibigan, sa patuloy mong pagsubaybay. Sa ngalan ng bumubuo ng programa, Pastor Romy Mamay, at sa AWR Team, ako ang iyong kaibigan, Jovelyn Jose, dito sa Tinig ng Pag-asa at nagsasabing, mapalad ka dahil nasumpungan mo na si Kristo na siyang tunay na pag-asa.
ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Si Jesús.